Good morning guys, ito nga pala ang bagong RS-125FI. Ayan, yan na po ang bagong generation ngayon. So sa video na to, malalaman natin ang kanyang full specs, lalong-lalo na ang kanyang mga disenyo, kung ano nga ba ang pinagbago ng bagong RS-125 na ito. So guys, no, ito nga pala ang RS-125, ayan. Kung mapapansin niyo, napakaganda ng disenyo. Kagaya ng dati, aggressive pa rin ang kanyang datingan. Pero mas aggressive na po yan ngayon. Maliban doon, napakaganda ng kanyang pormahan. Ayan, kung mapapansin niyo, yung kanyang mga decals ay napakaganda na. Updated na talaga sa panahon ngayon. Itong RS na to, no, ito nga pala yung underbone segment ni Honda. Ayan, kung mapapansin niyo, kahit 125 lang siya ay napakaganda. Ang RS-125 ay merong 125cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled engine, tapos meron siyang 5-speed semi-manual transmission. Ayan. Tapos unahin muna natin yung kanyang headlights. Kung mapapansin natin, yung kanyang headlights ay halos kapares pa rin ng dati, pero medyo aggressive na rin ang kanyang datingan. Tapos naka bulb type pa rin ito yung kanyang mga turn signal, ano, matibay naman, tapos bulb type pa rin po yan. Tapos yung kanyang decals, medyo para siyang si ano, Power Ranger. Tapos may Honda na emblem dito. Ay, sticker lang pala to, combination ng blue, silver, tsaka light blue. Ayan, tapos dito naman sa kabila yung kanyang decals. Tapos naka front suspension telescopic fork at meron siyang front fender na mahaba na. Kaya kahit na malilit na bato ay hindi didirekta dito sa inyong makina. Hindi agad tatama. Kasi sobrang haba na niyang kanyang front fender. Ayan. Naka spokes pa rin siya. Tapos yung kanyang front disc brake, ayan, napakalaki po niyan. Naka round disc brake siya. Naka single Nissan caliper. Ang sukat ng kanyang gulong ay 70 by 90 by 17. Ayan, kung mapapansin niyo, hindi siya ganoon kalapad. Ayan. Kasi underbone siya, underbone segment. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ayan. So equipped pa rin siya ng foot brake. Tapos ito yung kanyang footrest. Tapos pagdating sa kanyang starting system, meron siyang kick start at saka electric start. Ayan, kung hindi gumagana to, ayan, may support kayo. Tapos ito nga pala yung kanyang passenger footrest. Tapos yung ginamit dito na bakal ay quality pa rin. Ayan, sa kanyang exhaust naman, sporty looks ang datingan, tapos silver plated ito. Makapal naman na bakal ang ginamit. Tapos maliit yung kanyang exhaust pipe. Ayan. Pagdating sa kanyang suspension sa likuran, naka dual suspension ito. Tsaka kanyang braking system naman, naka drum brake pa rin. Spokes pa rin ang gamit. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, meron siyang ano, chain cover. Ayan. Katena pa rin ang gamit niya. So dito naman, meron siyang 5-speed semi-manual. Ayan. Tapos yung disenyo ng kanyang panel. So, kung mapapansin niyo, sporty rin yan. Ayan o. Kagaya ng sa XRM. Meron siyang mga guhit-guhit. Tapos dito. Yan po ay nakakatulong sa inyong aerodynamic. Para hindi masyadong bumabangga ang hangin sa motor nyo. O di kaya naman dagdag lamig para sa makina. Tapos dito naman sa kanyang decals, medyo aggressive. Ayan o, napakaganda ng pagkakalayout niyan. Merong RS-125, tapos may logo dito na Honda. Dito naman sa kanyang taillight ay sporty talaga. Kung mapapansin niyo, napakamatulis. Tapos sobrang haba nga lang. Halos mga isang dangkal yung kanyang ano, puwetan. Ayan. Sa kanyang lighting system, bulb type pa rin. Ayan, lahat po yan bulb type maging ang kanyang turn signal. Tapos
meron kayong reflector dito. Tapos ayun. Wala nga lang ilaw sa ano, ilalim para sa inyong plaka. Yung kanyang rear fender, ayan, medyo matulis talaga siya. Kaya kahit na maulan ay hindi tatalsik yung mga putik sa inyong backride. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Ang pinagbago naman sa kanyang upuan ay medyo makapal. Yung texture niya medyo magaspang, hindi talaga dudulas ang inyong puwetan. Tapos dito sa ano, medyo matigas nga lang. Medyo matigas lang yung kanyang upuan, lalo na dito sa inyong passenger. Ayan. Upya. Naglock. Tapos yung kanyang grab bar, passenger grab bar. Ayan, so kagaya pa rin ng dati. Hindi nagbago, ganun pa rin. So dito naman yung decals niya sa kabila. Mayroon nakalagay na Road Sport. Ayan. Road Sport. Tapos matutulis yung disenyo ng kanyang decals. Tapos meron siya ditong carbon. Para siyang carbon. Pero plastic lang po ito. Tapos may nakasulat na PGM FI. So FI na nga ang motor na ito. Masisiguro kayong matibid sa gasolina. Ayan. Buksan naman natin ang kanyang seat compartment. Kapag magbubukas kayo ng seat compartment, ayan, syempre. Ito yung susi niya. So pang sinauna talaga, dito pa rin yan. Ayan. So dahil manual siya, wala siyang button. So disusi pa rin. Ayan. Pagdating sa kanyang fuel tank capacity, umabot ng 3.9 liters. Kaya okay pa rin siya pang long ride. Tapos ito yung kanyang seat compartment. Ang lalim nito at least mga 10 to 12 inches. Tapos ang lapad niya mga ano yata to, mga 10 inches, ayan. So, pwede kayo maglagay ng mga yung documents ng motor, cellphone, wallet, extrang damit, chinelas, kasya din, sapatos hindi kasya. So, ayan kasi nandito yung battery niya. Ayan. Pagdating naman dito, wala namang pinagbago at may lagayan lang siya ng mga tools kung sakali. Pwede nyo po ito lagyan ng mga tools. Yan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang ano, information panel. Yeah, sakyan ko muna. Dito sa kanyang information panel, naka-indicate dito yung speedometer, fuel consumption, and may fuel indicator kay dito para makikita nyo kung paubos na ang inyong fuel. Tapos yung high beam, low beam, turn signal left and right indicator, tapos gear indicator. Ito, 1, 2, 3, 4. So meron siyang gear indicator, tapos engine. And meron siyang engine check. So kung magkakaproblema sa makina ay may mag-a-appear dyan. Hindi kagaya yung sa TMX ay walang ganyan. So talaga magpapatune up ka. Tapos may itong neutral. Yan, tapos ito yung kanyang ignition. So yan yung kanyang ignition. Tapos may logong Honda dito. Pagdating naman sa kanyang naka-naked handlebar ito. Tapos dito naman sa right handlebar ay starter button lang. Yan. Starter button. Tapos sa left naman, yung kanyang high beam, low beam. Ayan, pipindutin nyo lang po yan, high beam at saka low beam. Tapos turn signal, left and right at saka busina. Yung kanyang grab bar naman, ayan, malambot pa rin, wala namang pinagbago. Tapos ito, ito yung kanyang brake. Meron ka ng brake, foot brake at saka may brake ka pa dito. So ayan, so far so good naman, wala namang masyadong pinagbago at upgrade na. Sana naman lang ay dinagdagan ni Honda. Ginawa niyang LED na yung kanyang mga ilaw. Tapos, naka-disc brake na dapat pati sa likuran. Pagdating naman sa forma, wala naman ako masyadong masasabi dahil goods na goods pa rin naman ito.
Sana kaya ko naman ang motor na ito. Ayan. So, ang height ko po ay 5'9". 5'9". Ayan, pag hindi nakababa yung center stand. Pag binaba naman, ayan. Ayos na ayos. Tapos, magaan yung kanyang manubela. Magaan. Tapos, komportable gamitin. Napakagaan. Ano masasabi nyo, mga biyahero? Maganda ba yung motor na ito? Comment down below. Ayan. So, ang presyo nga nito ay umabot ng 70,000 hanggang 98,000 cash. Nakadepende po yan sa dealer. Kung saang dealer kayo, ayan. So, kapag gusto nyo kumuha pala nito, located kami sa Maharlika Highway, Barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Ayan, gilid lamang po ng ginagawang SM sa Santo Tomas. Pwede nyo po itong makuha ng cash, pwede rin installment. So, pag kumuha kayo dito sa Honda Motor Rally, magkakaroon kayo ng maraming freebies at malaking rebate. So, pag kumuha kayo, may helmet na kayo, may libre pa kayong 3 taon na insurance, engine warranty. So, ano pang hinihintay mo? Kung gusto mo to RS125FI, comment ka lang o di kaya direct message mo ko para matulungan kita kung sakaling gusto mo mag-release ng RS125. So, ayan, kung nagustuhan nyo ang ating review, short review lang to, please like, comment, subscribe. Ayan. So, thank you sa panonood sa pagtapos ng video. Thank you.